Hi guys! Tara, samahan niyo ko. Bili tayo ng susu at kuhol. So, ito yung susu ni Kuya at yung kuhol na tinitinda po niya dito sa gilid ng kalsada. Bali, galing po kami ng Pampanga, San Fernando, at nadaan po kami dito sa Tarlac. Gawin ng pauwi kami ng Pangasinan. Nakita namin to sa daan. Nagtitinda siya ng horn snail. Di ko kasi alam kung anong tawag sa Tagalog po niyan. Pero itong patusok na maitim na to, ito po yung suso na very common na kinakain po talaga namin. Ito yung suso. Bali, ang isang kilo po niya is 150. Yan kay Kuya. So, tatry natin siyang bilhan ng 2 kilo para yun po yung gagataan po natin. Yung iba pong binibenta ni Kuya is yung suso. Tsaka kuhol, horn snail. Ang sabi ni Kuya, galing pa daw to ng Bicol. Kaya nakita ko siya. Nakita ko na maganda yung kanyang suso, pahaba, kaya sinubukan kong tumigil, mag-stop at saka bibili. Ito yung susong pilipit na halagay sa tarpaulin ni Kuya. Siguro araw-araw nagtitinda si Kuya dito. Yan bali, 2 kilo ang binili namin guys at kami po ay uuwi ng Pangasinan. Yan, yung for sale ni Kuya. Sa gilid po ng kalsada yan. Hindi ko alam kung saan part ng Tarlac po ito eh. Pero nakikita siya sa mga kalsada. Marami sila nagtitinda guys. Kahit yung mga prutas sa gilid ng kalsada. Pari guys, pauwi na kami. So, uwi muna kami guys. Magdadrive muna ako at babalikan ko kayo mamaya pagdating po namin sa bahay. Ito na mga kakabaw yung ating susu. Pinapaputol ko na kay Father Earth at tinatanggal na yung kanyang dulo ng puwet para mas mabilis daw masipsip. Ayan, so nakikita nyo, medyo maitim. May pagka maitim-itim, medyo madumi. Pero sabi ni Kuya kanina, nakadumi na daw yan. Kaya kunting hugas at pwede nang iluto, malinis daw yan kasi galing naman daw sa ilog. Kaya medyo madilaw-dilaw. So, puputulan siya. Ginamitan siya ng tools po na ano, na parang plies. Yung pinagpuputol po namin. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, guys, puhugasan siya ng tubig ng ilang beses para sa ganun, mas malinis po yan. Hindi hahalo yung kanyang putik sa isasabaw nating gata. Bali, huhugasan ng ilang beses yan para matanggal yung kanyang putik sa shell. Hindi man siya sobrang maputi pero mas maigi na malinisan siya ng maayos. Yan. So parang nakikita na natin siya, para na siyang nagiging light. Para na siyang nagiging light brown. Yan. Para lang nilalabhan ng aking partner ang suso. Pagkatapos niyan mga kakabaw, pakukuluan na natin. Tara. So ito yung kaldero, kaserola. Papainitan natin siya ng kunting tubig. Tapos pakukulaan natin, saka natin ihuhul. Mga kakabaw, di ko na ipakita kung paano siya kumulo at kung paano siya ihulog. Yan, kung ilang minuto. Bali, ang ginawa ko dyan, pinakulo ko muna yung tubig, nilagyan ng asin, saka ko siya biglang hinulog ng sa ganun. Hindi po siya ma-overcook, hindi siya mababad sa tubig, hindi siya manigas. After 3 minutes, sasalain na natin. Yan na siya, mga kakabaw. Kailangan na natin siyang hugasan sa running water para matanggal yung kanyang mga tinai o yung kinain. Yan, tapos i-strainer natin para sa ganun mas mabilis mahugasan. Diba? Medyo maitim-itim ang kanyang tubig. At least kapag igigisa natin at pag ginataan na natin yan, automatic na wala nang lansa, wala nang mabaho, wala nang dumi. Huhugasan ulit yan mga kakabaw. Ganyan po natin linisan or ganyan po natin siya iluto nang sa ganun hindi po kayo malansaan sa kinakain ninyo. Lalong-lalo na since yung mga suso na to, hindi natin alam kung saan talaga nila kinuha. Kung saan to nagmula at kung saan po nila ito pinupulot para ibenta po dyan sa kalsada or ibenta po sa mga bayan. Kaya mas safety, much better po is yung talagang lilinisan natin at yung pinaka
isasabaw nyo na lang po yung lalagyan nyo ng panlasa. Actually, ito po, hindi ko siya ino-overcook. Ayan. Since may asin naman po yan nung pinapakuluan, medyo malasa na yan. Kaya, hinugasan ko na lang po. So, ito, kuha muna tayo ng sili sa bakuran para meron tayong pangsahog sa ating gata na suso. Nakailang beses na rin ako nag-harvest dito sa ating sili na pahaba. Siling pangsigang, pangtinola, panggata. Yan. Pero dito sa amin, sa Pangasinan, mga kakabaw, mas masarap to na nilalagay siya sa suka, binababad. Yung tinatawag naming artem na sili. Yan. So, ang sarap kapag meron kang sariling pananim. Unlimited, anytime pwede mo siyang i-harvest. So, ganyan siya kakahaba, mga kakabaw. Mahahaba siya. So, islicein na natin. Bali, ito na yung mga ingredients niya, mga kakabaw. Na-slice na siya. Hindi na rin namin naipakita ulit. Gawa ng busy na rin po. So, ito yung kakanggata natin na binili namin sa bayan na Napigana. So, ayan yung kinuha namin na lemongrass, sili, sibuyas, luya, at saka bawang. Igigisa na rin natin to, guys. So, ito yung ating kawali. So, dito ko lulutuin ang ating susunggata. Ito ako magagata para mas mabilis siya na makita. Mas mabilis ko siya na matansya kung gano'n na po yung naluluto yung ating gata. So, nilagyan ko ng mantika. Tapos, saka po natin siya igigisa yung mga bawang, sibuyas, at saka luya. So, kunting mantika lang yung ginagamit ko, mga kakabaw, kasi ayoko rin ng over oil gawa ng yung ating kakanggata is yun na po yung gagawa rin ng sarili niyang mantika mamaya. So, ginisa natin yung sibuyas. Then, hintayin natin na maging golden brown po yung ating sibuyas para mas malasa. At susunod po niyan, ilalagay na rin po natin yung ating bawang mamaya. So, hahaluin natin yan, mga kakabaw. And then, after that, lalagay na natin yung ating bawang. Yung ating bawang. So, dyan ko iluluto yung ating kakanggata para sa ating pangsabaw. Lagay na rin natin yung luya. Ganyan din ba kayo magluto ng inyong ginataang suso or ginataang mga kuhol, ginataang shells nyo, guys? Kasi sa akin po is ganito po yung ating process po kung paano namin gataan dito sa Pangasinan. So, kung mayroon po kayong gustong malaman, nasa description po yung ating mga ibang ingredients, mga kakabaw. So, ayan, yung sili, hinati ko. Hindi ko nilagay yung lahat. Tapos, sunod po natin na nailagay yung ating kakanggata. Luhit lang. Kunting apoy lang po yan. Mababa lang po yung kanyang apoy para sa ganun hindi po biglang masunog yung kanyang kakanggata. Tapos po mga kakabaw, lalagay natin yung lemongrass. So, ihintayin natin siyang kumulo. Yung ating suso, nalaga naman na po yun. Nahugasan na rin, kaya malinis na siya. Hindi ko siya sinasabay sa pagkulo ng kanyang gata. Nang sa ganun po, hindi po yan maninigas. Hindi po siya ma-over. So, pag naluto ko po yung kanyang gata, susunod niyan, lalagyan ko po yan ng panlasa. So, hindi ako naglalagay ng asin pag nagluluto po ako ng gata na suso. Yan ang ating magic sarap, ang ating seasoning, panlasa. Hindi na rin ako maglalagay ng asin, kako nga, kasi andyan na po yung ating ingredients sa magic sarap. Pagkatapos po niyan, lalagyan natin na yung ating suso at ating halu-haluin hanggang sa ma-absorb niya ng paunti-unti yung kanyang gata sa ilalim. So, mababa lang po yung apoy niyan. Since pure naman po yung ating kakanggata na nilagay dyan, yung talagang pinipiga po yan na binili po sa bayan, hindi po yung nasa lata. Mas masarap po talaga yung talagang fresh na bibilihin mo yung nyog
At yun po yung ipapapiga mo at yung kakanggata talaga ang yung gagamitin. Mas malasa po yan. So, ayan. Tapos po niyan, hihintayin po natin siya ng kahit mga 3 minutes lang. Tatakpan mo yan, tapos babalikan mo na lang mamaya. Nang sa ganun eh, matansya mo kung gano'n na kalapot yung kanyang gata. So, nilagay ko na rin yung sili para hindi naman sobrang anghang. Kasi may mga bata. Kaya pag tinakpan ko, hihintayin po natin ng ilang minuto. Ayan siya guys. After ng ilang minuto, medyo lumapot na po siya. Pero since ako, mas gusto ko kasi sa ating gata is yung talagang medyo malapot-lapot. Yung mamumuo na yung kanyang gata. Mamumuti-muti na siya. So, hihintayin ulit. Magdagdag tayo ng additional minutes para sa ganun po is maluto talaga. So, halo-haloin lang ng konti. Since gata yan, hindi ko na talaga siya lalagyan ng maraming seasoning kasi malasa na po yan. Mas okay po kasi sa akin yung panlasa na hindi po siya nasusobrahan ng asin. Mas masarap po talaga kapag yung gata yung nalalasahan. So, ayan. After nyan, ito na siya. Mga kakabaw, lumapot na rin. Pwede na natin siyang kunin at tikman. Ayan, pwede ng pang-ulam yan guys. So, sa mga gusto po na malaman po ito at hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo na lang po. Salamat! Bye-bye!